Your Eminence, the Archbishop of Manila, Jose Cardinal Advincula, Your Excellencies, Father June and the Reverend Fathers, my dear brothers and sisters in Christ. Magkaiba po kami ng magulang ni Father June, pero kami ho ay magkapatid. Pareho ho kaming pinanganak sa Maynila. Pareho ho kami nag-aral sa Letran bago pumasok sa seminaryo. Pareho ho kami nag-aral sa San Carlos Seminary bago na ordinan. At pareho rin ho kaming tumira sa Villa San Miguel pagkatapos ng ordination. Pagkatapos po ng 18 taon na paninirahan sa Mandaluyong, akala ko po ay ako na ang maghahawak ng world record. Pero na-break po ni Father June. Ako ho ay tumira sa Mandaluyong sa 18 years. Si Father June ay tumira sa Mandaluyong, Villa San Miguel, 24 years. At naintindihan ko yung pangamba ni Father June sapagkat napakalaking pagbabago ng buhay, pagbabago ng pananaw, pagbabago ng kabuhayan at tirahan ang ibinigay sa kanya ng arsobispo nang sabihin kailangan siyang maging rektor at parish priest ng Quiapo. Malaki hong pagbabago. Sa isang banda, parang naaawa ako kay Father June. Pero sa kabilang banda, alam ko namang hindi siya mag-iisa. Hindi dahil kayo naririto, kundi dahil hindi siya hihiwalayan ng Nazareno. At sa pagbabago ng kabanata ng buhay ni Father June, ay ang Jesus Nazareno ang kanyang magiging tagapagturo sapagkat ang totoo, siya lang naman talaga ang pwedeng magturo sapagkat iisa lamang ang pari at ang pari ay ang ating Panginoong Jesucristo. May mga aral ang Nazareno na pang Nazareno lamang at pang pari lamang. Hindi natin maiisip ang banal na Nazareno kung hindi nakaluhod. Palagi siyang nakaluhod. Hindi nakatayo, hindi nakaupo, hindi tumatakbo, hindi naglalakad, nakaluhod. At ang pagluhod ng Nazareno ay tanda ng kababaang loob. Ang pagluhod ng Nazareno ay tanda ng pagyakap sa walang kapangyarihan. He did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took the form of a slave. Be humble like Jesus, Father June. Dito sa Quiapo, ang dami-daming nagsisigaw ng presyo ng iba't ibang paninda. Dito sa Quiapo, maraming nagsisigawan, naghahabulan, nag-aaway. Subalit, Father June, pakiusap ko sa iyo, hindi mo kailangang sumigaw sa Quiapo. Whisper the gospel to the soul of Quiapo. Whisper the gospel to the soul of Manila. The gospel must be whispered from the depth. The gospel must be whispered from the depth of your soul. Sapagkat ang sigaw galing lamang sa lalamunan. Ang bulong galing sa malalim na kalooban. At Father June, ituro mo ang turo ni Jesus dito sa Quiapo. Ibulong mo ang mabuting balita mula sa kaibuturan ng iyong puso. Hindi mula lang sa lalamunan, kundi sa kababaang loob ng halimbawa ng buhay. Ang pangalawa, tungkol sa Nazareno ay pasan-pasan niya palagi ang krus. At ang krus ay hindi niya bibitawan. Kapag nakakita tayo ng imahe ng
Panginoon, na hindi pa sa ng krus at hindi nakaluhod, hindi natin iisiping Nazareno ang imaheng yon. At Father June, kapit ka palagi sa krus. Huwag kang matatakot sapagkat hindi ka pwedeng magbasbas ng walang krus. At ang basbas, ang grasya ng buhay mo bilang pari, nadadaloy mula sa kamay mo patungo sa buhay ng pamayan ng Kristiyano ng Quiapo, ay dadaloy lamang mula sa pagbabasbas ng krus. Father June, be brave. Sa Quiapo, bawal ang duwag. Huwag na huwag kang magiging duwag na manindigan para sa Diyos. Kahit ano ang mangyari, kumapit sa krus, mabigat, masakit, subalit ang bigat at sakit ng krus ay pagpapala para sa iyo at pagpapala para sa taong bayan. Be humble like Jesus. Be brave like Jesus. At sa huli, saan nakatingin ang mata ng Nazareno? Hindi nakatingin sa tagiliran na parang humihingi ng awa sa kapwa. Hindi nakatingin pababa na parang maliit ang tingin sa mga nasa harap niya. Nakatingala. Nakatingala sa langit. Nakatingala at umaasa sa pag-asa sa Diyos. Nakatingala at sinasabing, "My hope is in the Lord, and I will never hope in vain." Maaring umasa sa pera. Maaring umasa sa pinag-aralan. Maaring umasa sa koneksyon. Maaring umasa sa marami pang bagay. Subalit, iisa lamang aasahan na hindi tayo sisipayuin, yung pag-asa sa Panginoon. Spes in Domino, hope in the Lord. Hope in the Lord, teach us to trust in the Lord. Teach us to depend on the Lord. Teach us that with the Lord there is mercy and compassion. Teach us to say from the heart, "Jesus, I trust in you." Minamahal na Father June, nakakatakot ang pagbabagong ito sapagkat hindi ka na bata. Subalit, sa pagbabago ng ating buhay, alam nating mayroong hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Sa pagbabago ng iyong pamumuhay, sa pagbabago ng tirahan, sa pagbabago ng mga paring kasama, sa pagbabago ng simbahang paglilingkuran, tumingala ka sa Nazareno. Be humble like Jesus. Be brave like Jesus. Be hopeful like Jesus. This is your mission, and this is our prayer. Amen.